So yun mga kubo, ngayong araw, pag-uusapan natin to kung hawak ko, plastic mulch sa kubo. Yan, pag-usapan natin kung anong mga advantage saka sinasabi nilang disadvantage, solve natin dito ako kubo. So manood kayo. So yun mga kubo, ngayon araw didemo ko to sa inyo, itong kubo, itong plastic mulch, didemo ko ng pang malupitang demo ka kubo. Kasi marami sa atin, yung alam ng mito sa plastic mulch, yung mga common lang kasi alam natin, ito yung silver, paglagay natin sa taas yung silver, sa ilalim yung black. Kasi nga, nagre-reflect daw itong silver sa dahon, kaya yun yung mga insekto, natataboy niya. Tapos na ma-maintain niyo yung moisture. Pero may mga ano kasi tayo, may mga negative sides kasi sabi nila yung plastic mulch. Pero sa akin kasi walang negative sides to kakubo kasi may lahat ng ano nito, disadvantage, pwedeng gawan ng paraan ng kakubo. Yun yung pag-usapan natin. So yung kakubo, ito oh. Simula dito yung kakubo sa plastic mulch. Kagandahan nito, pag pwede ka magkanin pag ano, tagulan, pag meron ka nito. Pero pag wala ka kasi, pag wala, so more na sa yung, yung halaman mo, mataas yung tendency na masira pag tag-ulan, malakas yung ulan, umagyo. Tsaka pag wag yung panahon papalit-palit, bawa umuulan, tapos maaraw, yung yung mga tanim mo, prone sa sakudot kasi nga, na-stress yung halaman. Kasi yung mga ugat niya, tatamaan ng sikat ng araw, tapos tatamaan ng ulan. So yung kakubo, mayroon dyan dito ang kubo, makaprotektahan mo yung ugat niya, yun yung unang nakakubo. Advantage nito. Saka yung soil erosion, yung plat mo, hindi na siya magagalaw. Kung ano yung plat na ginawa mo, yun na yun, kakubo. Saka, eto, tulad ng ginawa ko, kakubo, yung plat ko, na-maintain ko hanggang 1 year. Ngayon, hanggang ngayon, ginagamit ko pa, hindi na ako mulit ng plat, dinamuhan ko lang. So yun, kakubo, isa pa yun sa mga advantage pag meron kang plastic mulch. Kung gutusin, kakubo, mas makakatipid ka dito kaysa sa, kaysa sa wala kang plastic mulch. Kasi nga, kung magbabayad ka sa pagdada mo, malaki babayaran mo dito kung magpapalinis ka ng plat mo. Samantalang kung may plastic mulch ka, kunti lang dadamuhan mo kasi yung mga sa gilid lang o sa may butas, kunting damo lang, kahit ikaw lang mag-isa, kaya mong gawin yun. Yun yung kakubo, pakita ito, itong plat natin. Ano yan? Ito kakubo, dito na lang. Ito natin. Ito yung tamang paggamit ng plastic mulch kakubo. Yan. Pagkalagay mo dito ang kubo, bago ko nilagay ito, bago ko sinalang itong plastic mulch, nintay ko muna ang tag-ulan. Nintay ko muna pumatak yung ulan. Para nga basa yung buong lupa ito bago takpan. Pinabasa ko muna itong lupa. Pwede rin basahin na lang pag buo, tag-araw. Basahin na lang muna itong lupa bago ipatong itong plastic mulch sa kubo. Bago sa isalang, kailangan basa itong lupa sa ilalim. Para may moisture na agad siya. Saka hindi na matanggal yung tubig sa loob. Saka ito ang kubo. Diba, isang purpose pa natin dito para iwas damo nga sa plastic mulch. Sinasabi kasi nila, disadvantage daw dito kasi nga pag sobrang tag-init na, ito, sa loob nito, matutuyo. Matutuyo ito ang kubo. Maninigas siya sa loob. Ito kasi sa atin, nagsimula siyang umuti na. So matutuyo siya sa loob. So gagawin natin ang paraan niya, kakubo. Gagawin natin, di ba, patong natin ng plastic mulch. Siyempre, iwasan natin tumubo yung damo, wala muna, ganito lang muna siya, ganito lang. Pero pag lumalaki na yung halaman natin, saka alam natin yung mga damo na mga tayo na sa ilalim, hindi na makapenetrate na makalabas pa o mabuhay pa, yun na kaubo, gagawin natin, lalagyan natin ng butas tulad ito, kubo. Ito. Yan kakubo. Lalagyan natin siya ng extra butas sa gitna. Itong may butas sa gilid, yung may mga tanim. Tapos lalagyan natin ng butas sa gitna. Yung bawat gitna, lalagyan natin ng butas. Para doon dadaan yung kakubo. Dito dadaan yung mga tubig ulan o yung kakubo. Kasi kakubo, malaki yung matulong ng tubig ulan dito sa alaman natin. Malaki may natulong niya. Kasi nga, so mag-penetrate pa rin dito yung tubig ulan. Tsaka hindi manatiling ibang kasi, makita ko sa ibang mga vlog. Yung problema nila kasi natutuyo yung sa ilalim nito. Tapos sinisira nila yung plastic mulch. Pwede naman yung gawa ng paraan kakubo. Bubutasan mo lang yung taas para mag-penetrate yung tubig pag umuulan. O kaya pag nagdidilig ka, may daanan yung tubig. Tsaka malaking tulong kasi yung ulan kakubo sa natin. Sa mga halaman natin. Kasi nga,
yung content nun ay ano, H2O2. Pag tubig lang, H2O. So yung kakubo, H2O2 siya, at ibig sabihin may additional oxygen siya. Eh yung ordinary yung tubig, H2O lang. So yung malaking, kaya nga kakubo yung mga halaman natin ano, medyo nalalanta. Tapos pag namaan ng ulan, gumaganda at nabubuhay pa kasi nga, mas mataas yung oxygen level ng tubig ulan ng kakubo. Malaking ano niya. Malaking tulong yung sa ano natin. Kaya kailangan may makapenetrate yung tubig ulan dito sa plastic mulch natin, sa plot natin, kahit may plastic mulch. Yung kakubo, habang, pero ngayon kakubo, habang malilit pa to, yan, natubuhan pa ng damo dito, hindi muna natin siya bubutasan. Pero pag lumaki na to, pag lumaki na itong mga halaman natin, patay na yung mga damo sa loob talaga, yun, pwede natin siya lagyan ng butas sa gitna, yung kakubo. Yun yung mga disadvantage naman na sinasabi nila, yun lang naman. Pero more on advantage ka talaga itong kakubo, may plastic mulch ka. Mas maganda ito pag ano, mas magandang investment to kaysa magpaano ka sa tao, magpa-labor ka, kasi nga, nakakatipid ka talaga. Malaki may titipid mo, saka magtatagal yung plot mo. Ay, preserve mo pa yung lupa mo, yung kakubo. Yun yung kakubo, di ba, maprotektahan ng plastic mulch laban sa tubig ulan to, pero kailangan din naman ng tubig ulan itong plot natin. So yun, kailangan alam natin kung paano kontrolin yun. Tsaka malaki talaga na itutulong ito pag tag-ulan yung kakubo. Kasi nga, tulad yan, yung bahay natin, pag ano, pag umuulan, pakita ko sa inyo kakubo ha. Yun, kakubo, di ba? Protektado yung kakubo. Walang tulo yan, kakubo. Lalo na kakubo pag walang ulan. So yun, kakubo, di ba? Napakaganda. Yung mga chicken man doon na rin dyan, makailang araw pwede na rin tayo magtanim dyan. Sige, kakubo, di ba? Ganda ng plot natin, ng kubo natin. So yun mga kakubo, naghihintay kayo ng punchline. So walang punchline kakubo. So yun, pa-like, share, and subscribe mga kakubo. Maraming salamat sa panonood. So sa next vlog natin, pag-usapan natin, intercropping kakubo. Yun, salamat mga kakubo.